Ngayon, kung maniniwala ka sa libro nila, mamamangha ka. Eh bakit pagka humaharap sa pari yung mga Katoliko eh nagkukurus? Eh ibig ba sabihin eh kaawa yon, Satanas ba yon? Oo nga po. At pag humarap naman yung pare sa kongregasyon ng Katoliko, gagawa naman yung malaki. Pare ng malaking malaking krus. Ayan o, gaganon siya o. Ayan o. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University. And we are back na naman po mga ka-youthy sa atin pong episode. So medyo maulan po ngayon, sana po ay safe po kayo. And we are shooting this October 23rd, 2024. Ito po ay saksagsagan po ng Bagyong Christine. So sana po ay okay lang po kayo, sana po dry. And ready din po kayo kapag may mga emergencies po, ano? Lalong-lalo na po dyan po sa may Bicol region, mga ka-youthy. Sa atin pong episode ngayon, this is actually a Part 2, technically, ano po, na mga kritisismo ni Brother Eli sa Roman Catholic nga po na doctrines. And for this, meron tayong additional na 3 videos. Kung hindi nyo pa po napapanood yung past video reaction po natin, sana po mapanood nyo po dahil dun po, we have around 5 or 6 videos naman po. Still, Brother Eli criticizing Roman Catholic doctrines, mga ka-youthy. Gusto ko lang din pong batiin ang atin pong mga newcomers, mga baguan po sa ating channel, tuloy po kayo. At sa mga members po ng ating U3 community naman, U3 subscribers po, more than 153,000. Malapit na maging 154,000. Maraming salamat po. Sa akin pong background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization ng Toastmasters International. O bago tayo magpatuloy mga ka-youthy, konting paalala lang po, hindi po ako mangangaral, hindi po ako preacher, isa lamang po akong hamak na video reactor. At hindi po ako kaanib ng inyo pong mga simbahan ng MCGI at ng Roman Catholic Church. So expect po na sa video na ito, maaari po akong mag-agree sa sinasabi ng preacher o maaari din po akong mag-disagree sa sinasabi po ng preacher. So sana po ay maliwanag po ang lahat, kaya yung mga bashers natin, easy lang po, ano po. And if everything now is clear, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Gandang araw po sa inyo, mga kapatid, mga kababayan, mga minamahal naming kapwa Pilipino. Salamat po sa Diyos at meron tayong ganitong pagkakataon na magkausap-usap kahit hindi sa harap ng bawat isa. Ito naman po ay napakikinabangan din spiritually speaking. May pangyayaring ganyan sa unang iglesia, sa unang Corinto 5 sa versikulo 2. At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkos ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Nung isulat ni Pablo yan, 2,000 taon lang nakakaraan, hindi niya kapiling na personal ang mga taga-Korinto. Eh, sumulat siya na kahit ako ang wikay, wala sa harap ninyo sa katawan, gayon may ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. So, mayroong spiritual significance kahit na hindi kayo magkaharap, so long that there is a line of communication o mayroong komunikasyon, na-establish yung tinatawag nating spiritual connection, kapatid na Mel. At mas maganda itong atin kasi yung kay Pablo sulat yan eh. Ito live, although sa television lang at saka sa internet at via satellite. Ula nga pala, pinapaabot ko, tayo'y nakaminomonitor ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, kapatid na Mel, ano? Kaya hindi natin sarili na mga kabite ang atin pong exposition, kundi meron po tayong mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid na nakamonitor ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. At inaanyayahan ko po kayo mga kababayan na sana bigyan natin ng panahon ng para sa Diyos at pananampalataya. Karamihan po sa tao ngayon ng panahon po, puro sa pera, hanap buhay, pagpapayaman, mga yung iba, kalayawan, mga bisyo, mga pampalipas ng oras, ang mga tao ngayon nasa mga recreational activities na sinasabi.
Hindi naman po kami tutol na gawin ng tao yun paminsan-minsan, pero siguro dapat na lalong bigyan ng mahalagang pagpansin yung mga bagay ng pananampalataya. Kaya po inanyayahan namin kayo mga kababayan, at sana ay magkaintindihan po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Umpisa na tayo. Oh, Brad Eli, ang magtatanong po una ay si kapatid na Eduardo Aguha, taga Kawit, Cavite, isang Katoliko. Magandang gabi po. Ang una ko pong katanungan ay ganito. Ano po ba ang kaibahan ng mga Kristiyano noong unang panahon sa Katoliko ngayon? At saan po ba nagmula ang salitang Katoliko? Ito po ba ay nasa Biblia? Para mapatunayan ko sa iyo, kapatid, ano, ngayon meron tayong paraan para makita natin ang isang salita o isang katuruan kung nasa Biblia, kung wala. Ang Katoliko po, ang kanilang puno ay ang Papa sa Roma. Ayon po sa kanilang aklat. Babasa tayo ng isang aklat Katoliko na nagpapatunay sa atin na ang puno ng Iglesia Katolika ay ang Papa sa Roma. Doon sa page 83 ng aklat na kung tawagin ay siya ang inyong pakinggan ng Katoliko. Ito po sa kanilang aklat na siya ang inyong pakinggan. Ito po ang sabi, oh, ang Iglesia Katolika Romana ay iisa sapagkat siya ay nagkakaisa sa banal na pananampalataya. Ang lahat ng kaanib niya ay umaalinsunod sa iisang tanging aral at katotohanan lamang. Nagkakaisa siya sa pamamahala. Ang pinakapuno ng buong Santa Iglesia Katolika ay ang Santo Papa sa Roma. Sino ang puno ng Iglesia Katolika? Ang Papa sa Roma po pala, kapatid na Eli. Tanungin natin yung Kristyanismo sa Biblia. Sino ba ang pinakapuno ng mga Kristiyano kung sa Biblia pag-uusapan? Basahin naman natin ang Hebreo 3:6. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Si Kristo pala ang puno sa bahay ng Diyos. Siya ang puno sa bahay ng Diyos. Alin ba yung bahay ng Diyos na pinagpupunuan ni Kristo? Sa 1 Timoteo 3:15, ganito naman ang ating mababasa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. So sa iglesia ng Diyos na sinasabi sa Biblia, yung pinagsama-samahan ng mga unang Kristiyano, ang kanilang puno ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang katunayan, si San Pablo ang nagsasalita doon sa Hebreo 3:6, isinasama niya ang kanyang sarili na ang puno nila si Kristo. Basahin natin ang Hebreo 3:6 ulit. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kausap ni pa mga Ebreo na mga kapatid sa iglesia, si Kristo ang wika, puno sa bahay ng Diyos, na ang bahay niya ay tayo. Inulit niya yan sa Ebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Si Kristo yung tinutukoy, dakilang saserdote, pangulo sa bahay ng Diyos. No? Opo. So si Kristo ang puno sa iglesia. Siya ang dakilang saserdoting namumuno sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Pwede ba siyang palitan? Pwede bang palitan si Kristo? Basahin natin ang 7:24 ng Hebreo. Datapwat siya sapagkat
sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Okay, before we continue mga ka-youth, you know, so konting input lamang po at sa mga viewers po natin, ganito po talaga ang isang reaction channel ha, sana wag po kayong magalit. So ang tanong po is of course patungkol po sa pagiging katoliko nga, saan nagmula yung salita, anong ibig sabihin nito, nakita ba ito sa Biblia? I think that was a very smart question. And also, there was a question on the early Christians din po. So kung kaya ang discussion po ni Brother Eli is kung sino talaga ang namumuno sa Roman Catholic Church at saka kung sino nga talaga ang pangulo. And take note, ang sinabi po ni Brother Eli dito, ang puno ay talagang si Jesus Christ, hindi papa at hindi rin napapalitan. At interesting po sa akin yung sinabi ni Brother Eli na yung bahay daw ay tayo. Sa mga hindi po nakakaintindi ng salitang saserdote, ano yan eh? Priest, so high priest, no? Dakilang saserdote. Pwede bang palitan ng kahit na sino si Kristo? So, ang sino mang magsasabing siya ay kapalit ni Kristo, kalaban ni Kristo yon. Yan, yan ang pagkakaiba kapatid. Ang Katoliko at ang Kristiyano noong unang siglo ay magkalaban. Dahil ang puno ng kanilang pagsasama-sama noon si Kristo. Ang puno ng Katoliko ngayon yung Papa sa Roma na nagpapanggap na kahalili raw o kapalit daw ni Kristo. Tandaan mo, walang kapalit si Kristo ayon sa Biblia. Sino mang magtatangkang palitan siya, kalaban siya ni Kristo. Yun ang sagot ko sa iyo mula sa Biblia at mula sa kasaysayan. Ang pangalawang katanong ko ay ganito. Ano po ba ang tatak na ibinigay sa atin ng Diyos? Yung nasa noo po ba o yung nasa kamay? Alam mo, ang tatak na binigay ng Diyos sa Kristiyano, hindi yan physical na tatak o material. Iba yung tatak na material kasi yung tatak na material nagagaya yon. Pwede kong gayahin yun. Kung halimbawa, tatak mo material o physical, magagaya ko. Pero yung tatak na binigay ng Diyos, hindi kayang gayahin ng basta ng tao yon. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 2:19. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaliga ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ayon, ang tatak ng ano, ang tatak ng Diyos sa tao ng Diyos, eh makikita mo sa ugali at sa gawa na sila ay lumalayo sa kalikuan, kapatid. Hindi sa noo o sa kamay na parang Katoliko na may tanda sa noo at sa kanang kamay, nagkukurus, hindi ganun ang tatak ng sa Diyos. Yan tatak ng Katoliko yan. Pero yung tatak nun sa Diyos, lumalayo siya sa mga mali, sa mga kalikuan, sa mga kasalanan. Yun ang tatak niya, sabi ni Pablo. Eh sa Katoliko, ang tatak, eh yung tanda sa noo at kamay, yung pagkukurus. Basahin natin sa Aklat Katoliko. Sa kanila mismong aklat para wag sabihing tayo naninira kung ano ang tanda ng isang Katoliko. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay. Ang unay sa noo, ang ikalawa ay sa bibig, ang ikatlo ay sa dibdib. Ababa! Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ayon, ang tanda pala ng Santa Cruz na ginagawa nila sa kamay at saka sa noo, sa bibig at saka sa dibdib, ay siya ang wikang tanda ng Katoliko. So magkaiba rin sa tanda. Yung tanda nung sa Diyos, spiritual na tanda yon, paglayo sa kalikuan. Eh ang tanda ng Katoliko, yung paggawa ng krus. Alam mo dyan sa paggawa ng krus, kapatid, ano, malaking ano yan, malaking kontrobersya yan. Kasi alam mo, sabi ng mga iba, yun daw ang tanda ng Santa Cruz, tanda ng taong Katoliko, sabi sa libro nyo, at
yun namang iba, nagsasabi, yun daw Santa Cruz, yung tanda ng Santa Cruz o yung pagkukurus, yun daw ay paglayo sa mga masasamang espiritu. Basahin natin sa Katisismo ng Katoliko mismo, sa page 3 ni Hernando Antiporda. Ito po ang sabi nila din dyan. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Daw ang tanda ng Santa Cruz, para daw saan gagamitin yan? Pag-aadya raw po pala yan, kapatid na Eli, sa kanilang mga kaaway. Ayan, pagka merong silang panganib na sinusoong, pang-aadya yon sa kaaway. Kaya alimbawa, may kumukulog ng matindi, nagkukurus ang Katoliko kapag kumikidlat. Pagka lumilindol, nagkukurus. Pag natatakot na nagkukurus, pag may nasa lubong na asong itim o pusang itim, nagkukurus. Pagka mayroong naaali-aligid sa bahay na paru-parong itim, nagkukurus. Yun ang naobserbahan ko dun sa tiyahin kong Katoliko eh. Kasi pang-adya raw yan sa kaaway. At alam mo pa ang sabi ng kanilang libro, yan daw ang pinakamabisang paraan ng paglaban kay Satanas. Basahin nga natin yung isa pang aklat Katoliko na Discourses on the Apostles' Creed. Sa page 17 naman, ito po naman ang sabi po nila, and Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Ba, yung palang ang tanda ng Santa Cruz na yon, yun daw ang pinakamabisang pangsanggalang ng Kristiyano laban kay Satanas. Opo. Ngayon, kung maniniwala ka sa libro nila, mamamangha ka. Eh bakit pagka humaharap sa pari yung mga Katoliko eh nagkukurus? Eh ibig ba sabihin eh kaawa yon, Satanas ba yon? Oo nga po. At pag humarap naman yung pare sa kongregasyon ng Katoliko, gagawa naman yung pare ng malaking krus. Ayan o, gaganon siya o. Ayan o. Okay, before we continue mga kagigitri, so ako po, hindi po ako namulat sa Roman Catholic po na doctrine. Kaya when I was young, ang ginagawa ko po, gumagaya lang po ako sa iba. So I remember, hindi ko po alam kung una sa kaliwa o sa kanan when I was young. But indeed, ang pagsasign of the cross nga po is very important po para po sa mga Katoliko. Sign yan na Katoliko, malalaman mo agad when they pray. Ano? Kumbaga, visual agad na palatandaan na ang taong nananalangin ay isang Katoliko pagdadaan sila ng simbahan. Pag nasa sasakyan, yan, they would do a sign of the cross, mga kayuntri. So, kung hindi po ako nagkakamali, para meron pong interpretation ang mga Katoliko po niyan, eh, no? Kung bakit head, ito, bibig, tapos dibdib, tapos, di ba, left and right na parang shoulder. Sana po sa mga Katoliko, sana you can explain po below sa atin pong comment section, anong sinisignify, anong mga simbolismo, ayon nga po sa doktrina po ng Katolika. And of course, I'm expecting that Brother Eli will be saying that this is not biblical dahil hindi nakasabi sa Biblia na you should be doing a sign of the cross, something like that, mga kayo three. So, sa ating mga viewers po na Katoliko, you already know who you are, so please comment po below. Dahil sa totoo lang, may mga CFD po tayo na mga followers na members ng U3 community, actually. So, let's continue. O, diba? Ibig sabihin, kaaway niya ba yung kaharap niya? At bakit pag ang Katoliko ay may dumada ang prosesyon ng mga santo, nagkukurus din? Eh baka kaaway po din nila kapatid na Eli yung ipinoprosesyon. I mean, nonsense yun. Nonsense yun. Ba't mo ipinoprosesyon yung kaaway mo? At saka bakit pagka ang Katoliko ay naglalakad o kaya eh nakasakay sa sasakyan, dumaan sa simbahan, nagkukurus din? Eh, kung ang pagkukurus eh paglaban sa kaaway, pinakamabisa raw na panlaban kay Satanas, bakit ginagamit sa santo, sa harap ng simbahan, sa harap ng altar? Sino magpapaliwanag? Naghanap ako ng paliwanag, wala eh. Kaya yan, doktrina na yan ng Katoliko, magulo pa sa isang kwartang abaka na pinaglaruan ng 75 unggoy. Yung abaka,
Yung ginagawang lubid, galing yan sa ano eh, sa Bicol eh. Opo. Eh nung araw, ang lola ko, pag sinasabihan kami, magugulo kami. Ano ba kayo? Magulo pa kayo sa isang kwartang abaka. Ano ba lola ka ako yung kwartang abaka? Wala namang kako kung alam na kwartang abaka. Akala ko yung kwarta, eh pera. Yung pala yung kwartang abaka, one quarter. Ibig sabihin, 1/4 kilo ng abaka, pagka naggulo-gulo, mahirap na ayusin. Yun ang ginagawa kasing chinelas nung araw. Yung abaka, ginagawang lubid, ginagawang maraming gamit ang abaka eh. Eh yung palang abaka, pagka, halimbawa, isang roll yun, ano, pinaglaruan ng 75 unggoy, ay nako, mahirap mo na yung maayos. Biro mo, sasabihin nila, eh, yun daw, Santa Cruz, ang tanda ng Santa Cruz, pinakamabisan para kay Satanas na panlaban. Eh bakit pagkaharap mo si Maria, nasabi mo'y ina ng Diyos? Eh ba't nagkurus ka ng kurus, wala kang tigil ng kakukurus? Eh kalaban mo pala yung ina ng Diyos. Di ba ganun? Yan, bahala na siyang mag-isip dyan sa sinabi natin. Hindi paninira yan, nasa Biblia yan at nasa mga libro ng Iglesia Katolika para wag sabihing naninira tayo. Binabasa po kasi ako sa Biblia na ang bawat isa po ng tao binigyan ng tatak ng Diyos. Ano po ba yun? Bawat isang tao binigyan ng tatak ng Diyos? Baka ang tinutukoy niya yung tatak sa kamay. Yung 37-7 ng Hob. Tatak sa kamay. Baka ito kapatid, ano, basahin nga po natin. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ang lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Oh, yan po yun. Yan daw po. Ano yan, ang kamay ng tao, meron tayong, kaya ngayon, meron tinatawag na science of fingerprinting eh. Tinan mo ha, ang tao sa mundo ngayon, mahigit na 6 na bilyon at kalahati na yata. Pero walang dalawang taong pareho ng fingerprint. Yan eh, tatak ng Diyos. Pinakikita ng Diyos kung gaano siya ka-versatile. Kung gaano ang kanyang kapangyarihan sa atin. Yung fingerprint mo, kahit anak mo, kahit tatay mo, kahit nakapatid mo, hindi kayo pwedeng magka-pareho. Kahit na yan eh, Siamese twin. Alam mo yung Siamese twin? Yung pinanganganak na magkapatid na magkadikit. O, pinag-aralan sa siyensya yun, ano? Kahit pala Siamese twins, o kaya kahit kambal na magkamukhang magkamuka, identical, na hindi naman magkadikit, tinitignan nila ang fingerprints niya magkaiba. So, tama yung nasa Biblia na ang bawat tao mayroong print. Basahin nga natin yan sa isang pag-aaral ng siyensya, dun sa individual print. Ayan po mga kapatid, individual print. Every fingerprint is unique, but all share common characteristics. The fingerprint classifications established by Edward Henry in 1896 and still in use today group them into the 5 basic types below. Henry's codes appear next to each. Ayan, yung mga nasa ibaba, iba't ibang klase ng grouping ito. 5 grupo ang sabi. Plain arches. And the other one is tented arches. The next one is ulnar. Is that ulnar loops? Next one is radial loops. And the last one is whorls. Sa lahat ng fingerprints na yan, walang magkapareho kahit isa. Kaya pagka ang kriminal ay hinahanap, alam mo, pinang hinahanap yung fingerprint. Eh. Kasi sa NBI punta ka, maraming may pangalan na magkakapareho. Eh. Pagka sa pangalan mo hahanapin, at pagkahanapin mo sa retrato, pagka nagpa-opera ka ng mukha, pwede kang makamukha ni Brad Roland. Kaya hindi patay ang paghahanap po, Brad Eli, yung mukha. Oh. Oh, pero alam mo yung fingerprints mo, kahit na yan eh, sugatan mo, pag tumubo uli ang balat niyan, ganun uli yan. Okay, so mga kayo three, so that was the first part. Ano, itong second part naman po, still about mga doktrina po ng mga Katoliko. At ito naman po ay celibacy, ano, ng mga pare. Kung maalala niyo po, meron po tayong discussion yan patungkol po sa mga pare sa isang debate video reaction po natin. Sana mapanood niyo rin po yan. But anyway, let's continue.
Good evening po. Hihilingin ko lang po yung opinion nyo tungkol dun sa napapabalitang hinihiling daw po ng karamihan sa mga pari ngayon na kumpayagan daw po sila na magkaroon ng pamilya habang sila'y pari. Eh, dapat naman talaga ipabayaan kaysa naman sa nakakalat ng lahi yung ibang pari. Eh, di pabayaan mo na magkaroon ng sariling pamilya. Yung kilala kong pari sa Magalang, 5 anak, iba-ibang babae. Ang pangit na nangyayari. Di mas mabuti pa pabayaan mo mag-asawa kahit basa. Sapagkat mabuti ang mag-asawa. Ngunit kung hindi sila makapagpigil ay magsipag-asawa. Bakit? Sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa magningas ang pita. Oh. Kung hindi makapigil, di mag-asawa dahil mas mabuti mag-asawa kaysa magningas ang pita. Eh, kunyari nga, wala kang asawa, pari ka, nangangasawa ka naman, eh, pangit. Diba? Kaya, ang opinion ko, yun nasa Biblia. Opinion yun ng Diyos. Mabuti ang mag-asawa kaysa magningas ang pita. Kasi merong nagniningas na pita, pari, eh. Kumbaga, nagwawala na, eh, diba, ganun? Eh, mag-asawa na kaysa magningas ang pita. Pero ako, maipapayo ko sa inyo, hanggang makakatiis kayo, pigil muna kayo. Masama, mahirap may asawa. Iba yung may... Pag may asawa ka na, kumbaga, dalaga ka, malaya ka. Pag may asawa ka na, may tali ka na. Hindi ka na malaya. Meron ka ng obligasyon. Pag nag-asawa ka na, marami ka ng pakikisamahan, bienan, hipag, bayaw. Oh. Kung halimbawa, dati, 8 kayong magkakapatid, ang pinakikisamahan mo lang, 7. Eh, pag nag-asawa ka, ang napakasawa mo, 16 na magkakapatid, 16 na naman yung dadagdag mong pakikisamahan mo. Mahirap niya asawa eh. Kaya, hanggang makakapigil, magpigil. Pero kung di makapigil, mabuti naman ang mag-asawa kaysa magkalat. Di ba? Mga pare, nagkakalat yung iba, hindi naman lahat. Salamat po. Salamat din, kapatid. Okay, so like what I said, mga ka-youthy, so that was a short one. Pero yun nga po, nasagot na po yung issue ng pagiging celibate po ng mga pare sa atin nga pong past video reaction. So itong third video po natin ng ating compilation is still about doctrines, so still about being a Catholic. Pero ang nakasulat dito para kung ang Katoliko do ba is Antikristo, something like that. So let's watch this. Ito po ang magtatanong, kapatid na Eli, si kapatid na Jomar Lumba, 37 years old po siya at isa po siyang Katoliko. Magandang gabi o, Brother Eli. May dalawa po akong katanungan. Isa po akong Katoliko. Pag-o ba lagi akong nagsisimba sa simbahan ng Katoliko, ibig sabihin po nun, Antichrist ako. Tsaka masama po ba sa paningin ng Panginoon po yun. Tsaka paano naging 666 yung ano ng Santo Papa? Ang pangalawa kong katanungan, umattend po ako ng doktrina ng 3 beses, pero hindi ko po tinuloy. Ibig sabihin po nun, makasalanan na po ba ako nun? Yun lang po. Una kapatid, ano, yung halimbawa, umaten ka ng doktrina, hindi mo tinuloy, nasa sa intention mo yon. Kung itinatakwil mo yung doktrina, o wala ka lang panahon. Kasi yung doktrina ni Kristo, dapat tanggapin yun eh. Pero pag itinakwil mo yung kanyang salita, itatakwil mo rin siya lalabas. Ang kailangan, tanggapin yung salita, hindi itakwil. Pero halimbawa, hindi mo tinuloy, hindi ka natuloy dahil may mga dahilan, hindi naman para itakwil mo yung salita, hindi ka naman pwedeng hatulang makasalanan ka na nun. Maliba na lang yung salita ng Diyos sa Biblia na narinig mo ay ayaw mong tanggapin. Yun, lalabas makasalanan ka nun pag ayaw mong tanggapin sa 8:47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Dingking Diyos, pakiramdaman dahing amano na ning Diyos. Nyapin i kayo yung pakiramdaman, uling e ko, pinking Diyos.
nga naning ginutang sa Kristo. Dalawa ang klase ng tao, isang nakikinig ng salita, pag narinig niya, hindi niya tinatakwil, isa namang ayaw talagang makinig. Kaya ikaw ang makakahatol, kapatid, ano ba nasa puso mo? Ayaw mo ba yung doktrina, yung salita ng Diyos? Pag ayaw mo, tinatakwil mo, makasalanan ka. Pero kung merong ibang dahilan, di mo naman ayaw, di mo naman tinatakwil, hindi ka ta pwedeng hatulang makasalanan ka. Ikaw na makakahatol sa sarili mo. Doon sa isang tanong mo, no, pagka ba palagi kang nagsisimba sa Katoliko, ibig ba sabihin Antikristo ka? Alam mo, ang Antikristo, yung kalaban ni Kristo. Ngayon, kung nagsisimba ka, dahil alam mo, yun ang tama para sa'yo, mahirap naman ikaw husgahan o hatulan na Antikristo ka. Maraming mga Katolikong mabubuting mga tao. Mula sa pagkabata ako, nakakita na ako, maraming Katolikong mas mabubuting tao. Mas mabubuti sila kaysa sa iglesia ni Manalo. No? Sa obserbasyon ko. Okay. Medyo natawa po ako din kasi papiyaw pa na sa English po ang tawag natin yan, swipe. Ano? Nag-swipe pa si Brother Eli sa mga members nga po ng Iglesia ni Cristo. Pero sa totoo lang, ang ganda po ng mga tanong so far, lalong-lalo na po ito pong sa third video, nung tanong niya nga po na ang Pope ba ang Antichrist? Nasabi niya rin na kapag hindi nakapagpatuloy ng doktrina, Antichristo niya agad, ano po? And may tanong din siya patungkol sa 666, so I'm very excited dahil alam ko po na sa past video reaction natin, meron po tayong tinalakay patungkol, papiyaw, ano, patungkol sa Antikristo, and I actually left a question, ano bang ibig sabihin ng Antichrist? Like, a particular person, or is it a general term lang? Kumbaga, you can loosely use it sa lahat lang ng mga kalaban ni Kristo? So, ganun po bang ibig sabihin ng Antikristo? And patungkol naman po sa pagtatakwil, sinasabi ni Brother Eli na kapag tinatakwil mo, doon, makasalanan ka. Pero kung may mga rason naman na hindi mo naman tinatakwil, ano, so sinasabi ni Brother Eli na hindi niya mahusgahan, he cannot judge ng isang tao ay isang sinner nga o hindi. Pero, sasabihin mo ba yung mga Katoliko na yun, Antikristo? Ang Antikristo, yung lumalaban kay Kristo. Pero kung halimbawa, di naman nila alam, ligaw lang sila, nailigaw lang sila. Hindi ko pwede sabihin sila yung mga Antikristo. Ang tinutukoy kasing Antikristo sa Biblia, kapatid, yun talagang diretsa ang nilalabanan si Kristo. Yung kasing salitang anti, ano, sa Grego, sa English, sa kahit anong wika, yung salitang anti, hindi yung anti na tiyahin, ano? Kasi ang spelling ng anti na tiyahin, A-U-N-T-I-E. Pero yung Antikristo, A-N-T-I, anti. Antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi naman masasabing kung mo Katoliko ka, nagsisimba ka, Antikristo ka na agad. Maaari, yung naglalagay ng ribulto na ipinapasamba sa'yo, yun ang Antikristo. Kasi sa simbahang Katoliko, maraming ribulto eh. Bawal kasi ni Kristo sambahin ang nilalang. Sambahin ang nilalang ay kasinungalingan para kay Kristo. Roma 1.25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ayon, merong sinasabi ang Panginoong Hesus na isinulat ni Pablo, mga taong pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila ang wika'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Sa Kapampangan, ang sabi diyan, kasi nasa Apalit tayo, no? Uli ning linibera ing katotohanan ng Diyos king metong akalaraman at simbandet siwande ing lelangan kesa king lina lang. Anong ninoing nuwan ang gaking mangga yanasa? Maliwanag, no? Pag sumasamba ka, lumuluhod ka,
sa nila lang na sinungalingan yun. Antikristo ka nun. Eh, sino ang Antikristo? Siguro yung naglagay doon. Hindi naman lahat ng Katoliko alam nila yun eh, na yung pagsamba doon sa mga inilagay doon eh, lalabas kung pagluhod mo ron, lalabas an act of Antichrist eh. Act against Christ. Kasi pag lumuluhod ka sa mga nilalang, kasinungalingan yun sa harap ng Diyos. Pag naglilingkod ka sa nilalang, kasinungalingan yun sa harap ng Diyos. Hindi dapat sambahin ang nilalang. Sabi nga dun sa pasyong Katoliko, no? Huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko. Yung pasyon kasi kinopya sa Biblia. Eh sabi sa pasyon eh, isang Diyos na lamang. Ayun. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang puong Diyos na lamang. Siyang dapat na lukuran at sambahin gabit araw. O, kita mo? Ang puong Diyos lamang. Eh, meron pa bang iba? Pag sinabing lamang, wala nang iba. Ang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Nasa pasyon ng Katoliko yan, hindi ko kayo inaatake. Yan ay kinopya sa Biblia. Sa Diyos ka lang luluhod. Pati yung anghel ayaw pumayag kay Juan nung lumuhod siya. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayon. Huwag mo akong luhuran, huwag kang magpatira pa sa akin. Sa Diyos ka sumamba. Si Juan na yun ha. Apostol ng Panginoong Jesus. Alagad ng Panginoong Jesus. Kundi man apostol, disipulo yan. Siya sumulat ng Apokalipsis. Aba, yun sabi, lumuhod siya doon sa harap ng anghel eh. Sabi ng anghel, huwag ka luluhod sa akin. Sa Diyos ka lumuhod. Ganon din si Pedro. Niluhuran ni Cornelio. Ayaw pumayag ni Pedro. Basahin natin ang 10:25 ng gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Hoy, tindig ka, huwag kang tumuhod sa akin. Ako may tao rin, sabi ni Pedro. Tao rin ako. Huwag kang luluhod sa akin. Eh ngayon, yung Pedrong ribulto. Hindi na yun ang totoong Pedro, ah, ribulto na. Luhod tayo ng luhod dun eh. Eh kaya mali. Lalabas, pagka luhod ka ng luhod dun, alam mo nang mali, nagiging antikristo ka. Pero kung hindi mo naman alam pa yung aral, hindi ko naman masasabi kapatid na antikristo ka. Masama naman yung paratang na yon. Merong iba kasing nagsasabi, hatol agad ng hatol, ano? Gaya nung 666, sabi raw, yun daw yung Santo Papa. Ang may paliwanag na umpisa niyan, si Ellen G. White. Si Manalo kasi, naging miyembro ng Sabadista bago niya itinatag ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Eh, ang paliwanag ni Ellen G. White, yung Papa sa Roma, ang 666. Namana ni Manalo yun. No? Yun ngayon ang itinuro ni Manalo sa iglesia ni Manalo. Kaya 666 lumaganap. Hanggang sa panahon ni kapatid na Perez, eh, yun din ang paniniwala namin. Eh.
na yun ay 666, eh yun yung Papa sa Roma. Pero alam mo kapatid, yung 666 sa Biblia, hindi yun ang Papa sa Roma. Yung 666, ang tawag doon, hayop. No? Hindi tao yun eh. Hindi tao yun. Pero yung bilang na 666 ay bilang ng isang tao. Pero bilang yun ang hayop. Basahin natin ang 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Tao, bilang niya 666. Pero yun talaga, originally, sa hayop yun. Yung tinatawag na hayop o beast sa Apokalipsis, yun ay antikristo, anti-Diyos yun. Ngayon, yung kanyang bilang nasusumpungan sa isang tao. Pero originally, yung hayop na yon ay hindi pwede i-consider na tao. Kasi sinasabi ni Pedro, ipinanganak na talagang mga hayop. Maaaring anyong tao, pero mga hayop. Pero wala lang tayong panahon ngayon para yan ay pag-usapan. Mahabang usapan yan, kapatid, eh, yung hayop na yan. Technical. Siguro sa ibang pagkakataon, napag-usapan natin yan. Pero more or less, nasagot ko yung dalawa mong tanong, ano? Ang tanong mong isa ay kung magsisimba ka ba, eh kung sasambahin mo yung mga nilalang, lalabas antikristo ka. Pero kung hindi ka sasamba ron, hindi ka antikristo. At yung salimbawa, sinasabi mo, makasalanan ka ba kung hindi mo itinuloy yung pag-attend sa indoctrination, hindi kita pwedeng hatulan doon, kapatid, nasa budhi mo yon, nasa iyong kalooban, ikaw ang nakakaalam ko, itinatakwil mo ba o hindi naman tinatakwil, ikaw na rin ang nakakaalam doon. Naintindihan mo sana ako, kapatid na Joma. Ilang po, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid, sa pagdalo. Pagpalaing kanawa ng Panginoon, pati ang iyong Okay, mga ka-U3. So, alam ko na po ang sasabihin ng ating mga supporters. Ayan, bitin. And honestly, I also feel the same way, mga ka-U3, dahil, yun nga, iksi, ano? Kasi mga itanong mo kay Soriano episodes, usually po kasi, so, they usually trim it down dahil nga po, syempre, marami po ang nagtatanong. And actually, I am most excited about the discussion on 666 nga po. And sinasabi ni Brother Eli in passing, ano, kasi nga shortened na lang po yung sagot niya. So, ang original daw talaga, yung number nga, or yung mark na 666 is the mark of the beast, no, sa hayop. And then, ito rin ay naging bilang ng isang tao. So, yung 666 nga po. Pero, sa totoo lang, hindi po klaro sa akin, napaka-technical po sa akin. Kaya sana po sa mga members po ng Church of God, sana po ay inyo po nga ma-comment below a little bit more explanation po kung totoo ba na ang Pope ay 666 o hindi. At kung hindi man siya, sino? O posible ba na in different generations ay mayroong tao na may 666 o isa lang talaga na tao ang ating tinutukoy rito for all the time being? Did he exist already? Is he existing now? Or he will still have to exist in the future, mga ka-U3? So sana po ay ma-explain niyo po yan sa atin. At syempre, new information din po sa akin pala na ang una pong nagsabi nga po si Ellen G. White daw nga po ng STA patungkol nga na ang 666 ay ang papa daw po sa Roma. And in passing, na-mention din po ni Brother Eli yung patungkol naman po sa Antikristo nga na kapag hindi natapos ang indoctrination ay Antichrist na agad. Magandang tanong rin po yun. At nagustuhan ko rin actually yung sinabi ni Brother Erin na marami namang mabubuting Katoliko, which I have to agree. Well, technically kasi sila naman talaga yung pinakamarami din talaga. Ano po sa atin pong bansa, ang major po talaga na reliyon ay Roman Catholic po talaga. At kasunod po dyan ang Islam and then Iglesia ni Cristo nga po at iba pong mga Christian sects and denomination. Pero sinasabi ni Brother Eli, kapag itinakwil mo ang aral, that is considered to be an antichrist. So, kalaban ni Kristo. Although, interestingly, sa pag-discuss ni Brother Eli dun po sa 666, na-mention niya actually anti-Diyos din. So, I'm
assuming na ang word na Antichrist is anti-God. So anong masasabi niyo mga kayuthi sa ating pong episode ngayon? Kung nagustuhan niyo po, please click like dahil yan po ang ating tuition fee sa ating university. You can also click the subscribe button here. You can also watch this video here. At ang iba pang mga Brother Eli versus Roman Catholic doctrines, Roman Catholic discussions, ito po, nasa playlist po natin. And I'll see you guys next time. Please be safe, be dry, mag-ingat po kayo lagi. Peace, bye-bye.